Are you ready? Stand by. I have Divan Lapat, I have the ARB score, Grossman. And hopefully mga kaibigan ko bumili sila para na mahiram ko. Alright. Alright guys, this is Dave Lopez from Rifle Hobbies Philippines. And kumusta kayo guys? Kumusta yung mga pinigs natin? So click the subscribe button kasi we have lots and tons of videos na napapanood dito sa ating channel. The first rifle na aking nabili ay ito yung ARB score. Right? Yung ARB score. Naka-thread po siya dito sa silencer. Hindi ko na nilagay yung silencer. Kasi iba yung tama niya. Pag mayroong silencer, mayroong wala. That's another topic. Ang tawag doon? Na nabili ko po siya. I modify it. Pero sa mga ibang videos ko nakita niyo na. I modify it by... I modify it from stainless steel. Wala po siya namang bala. Changing this sa stainless steel. Pati yung mga parts na loob niya, stainless steel. Maliban sa sa loob yung nipple. Right? Yung valve. So, hindi po siya stainless steel. Yung trigger, naka-stainless steel. Pinturango po siya. Ito, nagiging po siya sa kapoy para magiging yung kulay niya. Yung butt niya ay made of sarali. The wood. So, ito na po siya ang kinalabasan ng rifle na ito. Ayun. So, wala akong masabi na dito. It's been my first rifle. ARB score, 0.22. Alright. Wala siyang lamang bala, wala siyang lamang hangin. So, lakas. Lakas siya, guys. One cock. Bigat siya. Ito yung ginagamit ko. Ito yung gagamitin ko pag may competition ng CO2. KDC ARB score. CO2. Okay, after ng ARB score, marami na akong nabili. And isa pa ko, ano pa, Benjamin na binenta ko na CO2 din. Tapos yung pistol na Crossman. Right? Then, pumunta ako sa isa pa. Ito yung Crossman 0.22. Okay? Ito sa mga nabili ko na noon, yung Crossman 0.22 rifle made in the US. Okay? Meron siyang check rest. Hopefully tama yung pagsabi ko noon. And magaan siya. Sa mga pang-hunting, maganda siya. Kaso may problema lang ako sa lakas niya. Hindi siya ganun kalakas sa ngayon. So, hinanapan ko pa ng paraan. Kung anong meron diferensya siya. Siguro sa mga air guns. Alright? So, one cock din siya. Alright? Wala siya namang bala. Okay? Magaan siya ganito. Kaya madali siya sa, maganda siya sa hunting. Alright? And extended tank. Yung ARB score pala. Meron siyang extended tank. Dalawa. Can produce 20 shots. Ito ay can produce like 13 shots. Right? Kailangan ko lang siya ayusin yung lakas niya. And ito, merong dito na lumalabas. For sure, merong singaw. Kaya ayusin ko rin ito. I think yung extended tank, kukunin ko na lang and ilalagay ko na dito. At diretso ko na. Yun yung problema sa mga extended tank. Pag hindi masyadong nagagod mga uring. Okay, so this is the Crossman 0.22 rifle. Before tayo, baka balimutan natin yung mga napapa-shoutout. Shoutout kay first si J.R. Gonzalez. Ayan. Yung kanyang air rifle ay manlapat. Tao bro. Tapos si Marbon Tanagunan, Alberti Rudel, Mark Molina, Aliginja Nugalves, Nixon Clyde, Otako Gamer, Raymond Pio de Roda, Jet Go, Cliff, Artfell, J. Ruel Hanga from Bulgaria. Alright. So, Mirna Alas Davao Hunters. Si Mirna Alas, taga Davao Hunters, mga hunters sa Davao. Miguel Saldig, from Sultan Kudarat, Davao City. Yeah guys, yun yung mga napapa-shoutout sa atin.
yung ganong situation na magtatanong ka because hindi mo alam, right? You're asking questions because you don't know. Parang gusto mo lang itapon yung airgun mo kasi akala mo hindi ka nakatama kasi hindi lang natin alam yung tamang paggamit ng airgun, especially yung scope. So yung scope nyo yun, parang class A siya kasi may lumalabas na class C na nga, mas C pa, di ba? Yun is class A siya, hindi siya original, pero maganda siya. Ginawa, yung sabi ko, ano, bakit hindi gumagana? Sabi niya, pinandita ko na lang, parang binenta ko lang sa murang-murang alaga. Yun guys, so please. Kaya sabi ko, manood kayo sa video para na hindi sayang yung pagbibili nyo. Pagkasabi nyo, may sira, hindi kayo nakatama. Ano lang yun, like, information lang kailangan natin. Alright guys, ito yung just nabili ko after ng Arms Corps. Naka 13,000 siya. Tapos ito na siya. Okay, pero yung bat niya, kulay green. Dark green, kaya niliha ko, no, basyo muna ng kulay niya. Yung previous videos ko, napanood nyo, yung lapat, air rifle, ito siya. Okay, mas magaan to guys, mas magaan to sa Crossman. As in, magaan siya. Siguro sa bat niya, sa kulata niya, tapos sa material. Kasi made of aluminum and stainless steel. I think this is aluminum yung sa taas. Right, tapos yung sa baba is stainless steel kasi. Ayan. So, nandito aluminum din. Kaya ito yung pang-fixay ko ngayon. Ayan, so, ito yung mga air rifle ko. Ito naman, nabili ko siya ng 8,500. Pang-fixay. Yung isa naman, yung Arms Corps, pwede rin siya pang-ibon. Mabigat siya, pwede siya pang-competition. Pang-ibon, if abang ka lang. Ibig sabihin, nasa ano ka lang sa mayroon ka nalagay doon na parang bahay-bahayan ng camouflage pagkabang ka lang doon ng mga ibon. So, para doon yun. Ito naman yung isa para yung crossman, naglalakad ka, hindi ka nag-abang, naglalakad ka, tapos hinihintay mo yung mga nag-ato ng ibon. Okay, panggabi pwede din ito. Pwede siya lagyan ng scope, flashlight. Okay, meron ako noon. So, isa ito, ano? Tapos, ito siya pang tiksay. Okay, pang okay, ito naman pang ambush kasi mabigat siya. Sa tatlo ito yung mabigat kasi dahil sa wood stock niya. Kaya ano, doon sa ano sa bukid, sa kilala ko doon sa tinatambayan ko sa bukid, magwala ako dito sa bahay. Sabi ko, manong, mayroon ba diyan ano, magandang kahoy? Sabi niya, mayroon. Yung Madrid Cacao sa amin. Ayun, search na lang. Madrid Cacao, magandang wood stock 'yun. Dito. Sabi ko, sige, tingnan natin. Hindi mabigat siya, pero maganda yung mga ano niya, yung mga guhit-guhit, yung mga yung skin niya. Right, so hindi ko pa siya napinturahan ng ano, ng clear paint. Siguro pag maka-time na, pero wala akong masabi dito, matibay. Rare na kasi yung mga tawag sa amin, yung nasabi ko naman dito kanina, pag-imutin kasi ako. Sarali, okay. Sarali, rare sa amin. Kaya natutuwa ako na meron ako na ito. Tapos kasi problema lang, marami siyang bitak-bitak. Ayan. Pero ako yung gumawa nito, kaya masaya ako. Gagawa pa ako ng isang bat, kulata, na gawa sa Madrid Cacao. Alright, so, ayun. Tapos, ano, yun, announcement pala. Baka tingnan yung kasi na eh, si Sir Jay, papadala sa akin ng sample pellets from the US. So, after election, pag dumating sa akin, gawa ko ng video tungkol doon sa samples na yun, na pinadala niya. Tapos yun, titest natin kung maganda yung accuracy, for sure maganda. Kasi si Sir Jay marami siyang alam tungkol doon. Magbibenta kami. Okay, magbibenta ako ng pellets dito para sa ating airgun. 0.22 na pellets. And doon i-share natin ni Sir Jay kung ano yung pellet na para sa'yo. Bakit ganito, bakit ganito yung grams niya, bakit ganito kalaki. Alright, 0.22 meron pa siyang exact na laki. Right, so yun ang baga natin. After nito, the affordable price na pellets. Affordable price, I promise you that. Alright guys, so ito yung mga collection natin ngayon ng mga airgun. Alright, doesn't mean na mag-imba kayo ng mga airgun. Alright, so ito yung mga collection natin. The first is the Arms Corps, 0.22. And then the Crossman, and then the Manlapat Air Rifle. Ito yung Manlapat, bibili na ito ng kaibigan ko. Alright, nag-aaral pa rin ako. May mga nag-comment sa akin, baka ako lang ito. Magkano yung price ng air rifle? Guys, yung sabihin ko
sa mga baguhan, mostly ng mga subscribers natin, hindi naman lahat. Okay, yung budget nila guys, nagsisimula lang sa 4,000 na range. Meron nga bababa pa doon ng 3,000 eh. 3,000 to 6,000 na range. Right? At marami silang tanong. Right? Kung po sa arrival. Kasi yun yung kaya nila. Alright? Kasi sabi ko nga sa mga kaibigan ko na huwag tayong tawag doon out of patience na sagutin yung mga tanong ng mga sumasali sa group natin. Kasi mo sa kanila, na-inspired na pumasok sa ganitong larangan. Sa kanila, hindi na kayang bumili. Honestly speaking, right? Tell me if I'm wrong. Namumili ng mga PC, PCI rifle. So, yun na muna yung kaya ng air rifle na CO2. So, tayong out of patience dahil marami silang tanong kasi doon ako nang galing. And then, pangalawa, sa mga someone na tinatanungan, yun, masagot naman tayo kasi it's a privilege to share your ideas, to share your knowledge. Right? Kaya ako, hindi pa ako nagbebenta, pero pag magtatanong sa akin, talagang sinasagot ko. That's yung words na thank you, sir. Thank you, Sir Dave, for telling me that. Maraming salamat, Sir Dave. No? Ibang feeling eh. Right? Pag nagbebenta ka, sabi nga ng isang subscriber at isang nagbebenta na seller, salat ako sa'yo, bro. Sabi niya, hindi ko lang mention yun, sabi niya, karapatan mo yon bilang isang gustong bumili na magtanong. Either you will buy or not, karapatan mo yung magtanong. At amin ding privilege or amin na trabaho na sagutin yung tanong na yun. Diba pag bumili ka na sa dun sa tindahan, dapat alam mo kung ano yung binibenta mo dun. Right? If nasa airgun ka, dapat hindi yung iba yung seller doon, yung tag doon, yung customer service representative doon, maganda na alam niya yung binibenta niya. Sabi niya, okay sir, ito sir, maganda to sir, kasi para to, if gusto mo sa hunting, ito maganda, diba? Diba, you communicate with each other. At maganda pag ganito yung mga sagot niya, polite. Right? Kasi ako matanong akong tao eh, kasi gusto ko lang i-share yun. Right? Parang hindi yung pilosopo tayo pag mag-discuss tayo sa ating mga customers. I'm grateful to those sellers na sa group namin. Napaka-polite. Nag-oopo sila. They answer my questions. And hopefully, gawin natin yun most of the time. Guys, thank you for watching. Thank you so much. And thank you sa mga nagsusubscribe parate. At hindi pa nakapagsubscribe, thank you na nagpanood ko. Parate, nag-trending yung videos natin, guys. I know hindi lahat mahilig sa airgun, pero pupasok na sa ganitong larangan. Marami na guys na mga katropa natin na pumapasok na sa ngayong larangan. Alright? Sabi ko nga, yung ating bisyo ay kailangan natin provide. Hindi naman siya drugs na masira sa buhay natin. As far as being part ng public place sa nature. Kasi dito, inaalagaan natin yung kalikasan. Okay. Reason why, inaalagaan natin yung kalikasan dahil hindi tayo kumukuha ng pagkain. Sa amin, doon ako sa bundok, right? Tapos tanim ako ng mga puno doon. Tapos pinapakala ko yung mga puno doon. Nagilaga ako ng mga puno. Kasi alam ko, doon ako kuha. At mag-enjoy ako doon. It's been for generations and generations. 1920s, muna pa, ginagawa na natin to. Yung mga native natin, mga tao sa Pilipinas, yung mga palutubo, they're doing this for their food, right? So, parang, iba yung feeling, nakakatip yung mga hunters sa atin. So, huwag natin itirahin yung mga wildlife. Alam natin yung mga animals na hindi sa atin. Yung mga animals din na endangered. Alam natin yun. But yung mga daga, right? Yung mga daga na mga peste, ibon na sobrang lami. So marami sila guys. Sa isang buwan, pwede sila mag-multiply ng thousands. Okay? Na kumakain ng palayan natin. Just hunt what you eat. Eat what you hunt. Yun lang. So thank you guys for tuning in. Anyways, it's been grateful na kasama ko kayo parate. Nag-aabang sa aking videos. Kaya ito lang muna. Yung airgun collections. Tatlo pa lang. Tapos, baka next time, may mga break barrel na tayo. May mga parang marami. Break barrel pa lang. May darating na, hopefully, break barrel. And, sana may papahiram sa akin ng mga i-rifle ninyo.
para na ma-showcase natin dito sa ating channel na Eriko Ramis Philippines. Hindi pa ako nakagawa ng aking background. Ito lang muna yung background ko kasi hindi pa tayo nakalipat. Okay? Ay, yung ating studio hindi pa gawa. Hindi pa gawa kasi hindi pa nasimulan. Ito lang muna guys, as far nag-enjoy tayo. Sa mga baguhan, gusto ko sabihin sa inyo na don't be shy, huwag kayong mahiya kung ganun yung budget ninyo. May mga sellers po dyan na napaka-humble na magsasabi sa inyo na ito yung budget mo, sige, hanapan natin yan. Kasi nga nandang kami dito. Sa mga may PCPs na at gusto nyo ibenta yung air rifle ninyo na CO2, may mga baguhan po tayo, sobrang rami sa ating grupo, sa ating subscribers natin. And ano, yung 3,000 to 6,000 na pera, guys, gusto ko sabihin, malaki na po yun. Right? That's the real thing. That's the real deal. Kasi nararamdaman ko kayo. Right? If you have families, yung trabaho mo is like 700 hanggang 350 a month, a day, trabaho, or 10,000. Right? Yung 6,000 na yun. Right? Feel me, I know. Kasi nararamdaman ko kayo. Yung 6,000 na yun, malaki na yun, guys. Sabi niyo sa akin kung mali ako. Kaya, alam ko bakit kayo nagtatanong. Kasi, you don't want to buy a rifle pagdating sa inyo, hindi pala accurate, hindi pala maganda. Right? So, pagdating ano na, maliit lang yung pera na yan. Right? Sa mga kaibigan natin dyan, hindi po. Malaki po yun sa mga tulad namin. Ng mga naghahanap buhay. Okay, so normal lang po na magtanong, pero huwag sobra na nakakainis na. No? And, yun guys, I feel you to those subscribers. Marami sila. Minsan nga, sabi, pag mayroon ba ito mababa sa ganun na price. Na-appreciate ko yun kasi most ng mga comments sa atin, sabi na, sir, gayto lang yung kaya ko. Hindi po ako nagbebenta ngayon, if there's a chance. Sabi ko nga, mag-aaral ako mag-torno, mag-aaral ako gumawa ng airgun na CO2. Pwede kayo, yung break barrel from abroad. Reality speaking, bakit ka bumibili? Bakit ka bumibili ng air rifle? Bumibili ka ng air rifle kasi you want it, nagamitin siya para pest control yung palayan ninyo. Bili ka ng air rifle kasi gusto mong maging physically fit. Hindi lang, di ba? Isa sa mga sports ito eh. Bumili ka ng air rifle para malibang ka sa stress of work. And most ng mga subscribers natin, yun yung mga baguhan. Yun yung mga humble na mga tao na asking me the pinakabaliit na price na kaya nila. Tulungan natin sila sa mga maker din. And yung mga maker na sagot ako sa inyo guys for the price ng air rifle ninyo na super mababa. Sabi ka rin sa seller na konti or a small amount lang ng net income, yung na-income nila sa pagbibenta ng air rifle. Kasi na-feel nila yung bumibili. Minsan bumibili sa bundok, sinag-ipunan pa yun ng ilang mga buwan. Kasi hindi ako nagtanong, wala akong matanungan. Bintahan ka nga, sabihin maganda to, o ito. Pero ngayon may alam na ako, siyempre alam ko kung pagbibenta mo sa akin, parang hindi lang, okay maganda yun, bibiliin ko, hindi. I-test ko muna. Ay, kung maganda pa, yung groupings niya, yung accuracy, yung status ng airgun, hindi lang yung nakita ko sa FB, bilhin ko agad, tapos pagdating, sira pala, tapos sabihin sa'yo, hindi, nagkasanduan na natin to eh. Diba? Kaya sinishare ko sa inyo, marami nag-PPM sa akin, private message, sir, maganda pa to sir, ganyan to, yung price, sabi ko, honestly, I don't want nasiraan yung ibibenta sa'yo, but this is the price. Kasi nagtanong ka eh. Okay? So, yun lang. And gusto kasing, gusto ko maging worth it yung pera ninyo. Hindi sayang. Right. So those na nagbibenta, make sure din na walang sira yung binibenta ninyo. Pero guys, this is the topic that I want. I know marami kayo natunan. And consider subscribing, hindi pa na ako subscribe. And I'll see you soon. Hopefully next is the hunting videos. Kung wala, ito na muna. May mga kaibigan ako mag-iram ako ng rifle and review natin dito. Pero guys, uli, Dave Lopez. See you guys soon. Always remember to keep safe, enjoy, and chill. And stay low. Thanks for the love, and thanks for tuning in. More videos to come, and peace out.